By the way, ako pala si Hilmark, isang nakatira dito sa Manitoba, Canada. So, 2019 nagkaroon ako ng na-diagnose ako na nagkaroon ako ng IgE nephropathy. It's called autoimmune. Yeah. So, both kidney sinira dahil sa sakit. Pero hindi ako nagsisi at hindi ako dumating sa point na nawalan ng pag-asa. So, alam ko naman na kung bibigyan ka ng isang pagsubok, alam natin kakayanan natin. So, ngayon, nilagyan ako ng isang linya ito. Linya para mabuhay, para makapaglinis ng dugo, at saka mayroon din akong sa tummy. Yan. So, this is life. So, maraming nagtatanong, it's confidential. Pero hindi kailangan ipa-confidential because nandyan na yan eh. Hindi mo pwedeng matago ang nararamdaman mo. Diba? Para niyang puso, pag nasaktan, talagang re-react at re-react. By the way, hindi tayo sa pag-ibig. Ha? So, by the way guys, welcome to my channel and gusto ko lang ipahatid sa inyo not only na encouragement. Encouragement sa bawat isa na kung dumating man ang hunos, dumating man ang mga pagsubok o dumating man ang sakit sa atin, isa lang, just accept it lang. Tanggapin mo kung anong mayroon. Kasi tandaan natin, we only live once in this earth. At itong pagtira natin dito sa mundo, it's only a chance. Because hindi naman talaga ito yung buhay at na dito tayo. So, gusto ko lang ibigay sa inyo ang encouragement. Nung dumating sa akin yon, sinabi ng doktor, you have that 5% kidney function. Tapos nasa stage 5 ka na sa kidney disease. Kinabahan ako, ano? Grabe yung down ako nung time na yon. Pero alam nyo, maraming mga kaibigan, pamilya, mga kilala, na nag-i-encourage din sa'yo. Nagbibigay ng encourage, nagbibigay ng dasal. Hanggang ngayon, mga kaibigan. Hindi mo in-expect, minsan may gustong tumulong sa'yo, minsan may gustong sumama, at minsan may nagbibigay pa ng financial sa'yo. So, unexpected lahat na yon. Kaya, minsan, huwag natin isipin na kung dumating man ang mga problema sa buhay, italagang down na down ka. Tandaan natin, lahat ng pagsubok, lahat ng binigay ng sakit sa atin ay may solusyon. Sabi pa nga, habang buhay may pag-asa. Only trust. Anong itatrust mo? Trust God lang. Kasi siya lang lahat ang makatulong sa atin. Nobody, kahit sino pa, kahit iwanan ka man ng iyong kaibigan, kahit iwanan ka man ng sino, pero ang Diyos hindi ka kayang iwanan. Hanggang kailan, nandyan siya para suportahan ka. So guys, this is my life. This is my new journey. So samahan niyo ako sa ating bagong journey. Let's go! Samahan niyo ako. So ito lang yung nagbabago sa amin dahil hindi na ako pwede matulog sa taas. So kailangan ko matulog with sa isang kwarto. Ayan, yung kasama ko. So, kailangan ko magtimbang. Kailangan ko laging naka-BP. So, kailangan. Kaya dito ako ngayon sa baba. Ayan, makapunta lang yung anak ko minsan. Pero hindi kami pwede magsama matulog. Dahil, ito magtalon. Tignan nyo. Ayan, kiss. Love you. Isang bagong araw at isang bagong umaga na naman. So, ngayon, ito yung routine. Routine namin lagi. So, every Martes at saka Webes at saka Sabado. So, ito yung bagong buhay ko ngayon.
So, ngayon lang din, may mga bagay talaga na kailangan para mabuhay ka. So, ngayon, alis kami at pupunta kami sa Winnipeg para sa ating treatment again. So, ito muna gamitin natin isa. So, pahinga muna yung isa dyan. So, ito lang muna gamitin namin papuntang Winnipeg. Para medyo maganda-ganda mahangin kasi ngayon. So, ngayon, pupunta tayo na naman sa Winnipeg. At lagi tayong pumupunta doon habang hindi pa tayo nag-uumbisa sa bahay. So, new life, new day, pero okay lang. You need to accept whatever you have. You need to accept kung anong mayroon ka. Kasi, pasalamat ka habang buhay nandito ka pa. So, let's go! Tawag nilang peritoneal dialysis. So, kailangan natin muna magbiyahe within Winnipeg. So, 3 times a week. So, yung biyahe natin dito. So, ganito lang. Ayan, takbo-takbo ka dito. Wala kang kasalubong, wala kang ano. Ayan. Tapos, yan lang. Tsaga-tsaga lang. Kasi, sabi pa nga, habang may tiyaga, may nilaga. Pagkain nyo na. That's life, no? So, minsan, hindi na, minsan, maraming katanungan, eh, no? Bakit? Mga bakit-bakit ba? Pero, wala tayong dapat questionin. Dapat kung ano man binigay sa atin ng mga, kung ano man binigay sa atin, sakit man, o ano man, just accept what you have. So, English yun ah. So, ganun lang. Nasana na lang kasi tayo sa driving kasi yung trabaho natin. So, nung una, hindi pa talaga ako makapag-drive dahil sa tawag nito, yung tapos ng treatment, talagang nahihilo ako. Inaantok, tapos pagod na pagod. So ito, pang siyam na treatment na to, medyo okay naman. Parang nasanay na yung katawan mo. Tapos ng treatment, yan, kaunting, ano lang, kaunting hilo. Pero hindi talaga tulad nung una na talagang nasusuka ka, hilong-hilo ka. So, okay lang, ano. Kaya, minsan, tsaga-tsaga lang din. So, dumating na kami sa Winnipeg, guys, no? So, ito na yung city, guys. So, malapit na rin kami sa hospital. So, may mga bus dito. May mga bus. Ito na yung hospital, no? Dumating na tayo, no? So, may parkingan kami. Ipakita mo yung hospital. Yan. Yan yung hospital. So, dito kami dadaan sa likod. So, ito yung property ng hospital. Yan. Medyo malaki-laki yan. So, dito kami lagi kasi binili namin to, eh. Binili namin for $35 for 1 month. Ano? So, punta na kami sa taas, guys.
Pakita ko mamaya sa iyo kung paano yung pagkatapos ng nangok kasi bawal yung makikita yung mga iba eh. So, kailangan may mask dito kasi kailangan ang mask mandatory dito. Ganito sila ka-stricto dito. So, tara, let's go! Ito yung ito, itong red na to, ito yung labasan ng dumi, at itong blue na to. Hi guys, so waiting kami, no? Almost over you. Almost over here. Ano sa oras na? 4:30. So, isang oras na lang guys. 5:02. Matatanggal na ako dito, so okay naman yung treatment. Nakakatulong din. So uwian na, uwian. So, ayan guys, pa-uwi na kami, ano? So, pa-uwi na, pa-uwi. Naghihintay pa ng mga transit dito. So, ayan, tapos na yung treatment natin. Uwi na naman tayo. Bibiyahin na naman tayo. So, ganun yung life. Dati, talagang nahihilo ako dati. So, ngayon, wala na. Kaunti lang. Kaunti lang. Kaya, pahinga muna tayo saglit kasi may kaunti eh. So, ang oras, alas 8 ng gabi. Oras. Itadalan. Alas 8 na, so still driving. Dito na kami sa amin. Okay, welcome home. At tayo nandito na. So safe and sound. Nakarating tayo ng 9:31. So let's go guys. And so home sweet home guys. So thank you Lord sa protection. At kami nakauwi.